Sa panahon ngayon, sensitivity is a must. Pero paano kung ang pagiging sensitive mo ay isang sumpa? Ito ang kwento ni Zernan Mataya, isang earth empath. Ang sa akin is geomantic empath o earth empath. Lahat ng activities ng earth, nararamdaman ko. Bagyo, lindol, minsan solar flares, sunog, minsan malalaking events, mananakit na lang yung buong katawan mo. Kapag air, uhaw na uhaw, nananakit ang lalamunan. Kapag water, uhaw na uhaw, kasi nagsusugat yung bibig. Yung ganung mga manifestations. Mawawala lang yun kapag dumating na yung event. Kung titignan, advantage ang abilidad ni Zernan. Pero ito ang kakayahan na pumigil kay Zernan para mabuhay ng normal. Ang kabataan ko ay hindi normal. Naguguluhan ako kapag pumapasok ko sa school. Kasi yung energy ng mga kaklase ko, na-absorb ng katawan ko. Ang nangyayari nang hihina ako, lalagnatin ako, sasakit ang ulo ko, sasakit yung tiyan ko, hindi ma-process ng batang isipan ko, ano yun? Bakit ganun yung nararamdaman ko? Pagka naglalakad ako sa kalye, may sumisigaw sa akin ng tulala o tining na tining. Kasi sa amin sa Quezon, tining means tulala o wala sa sarili. So lumaki akong halos mag-isa lang lagi. Sa tulong ng pamilya, sinubukan ni Zernan na bigyan ng kasagutan ang nararamdaman niya. Ang mga religious people sinasabi sa akin na baka nga daw demonyo kasi sabi nila, kapag ka sa Diyos yan, bigay ng Holy Spirit, dapat hindi ka nahihirapan. Eh nahihirapan ka, ibig sabihin, sa Diablo yan. Nagkaroon pa nga kami ng parang exorcism for 3 days. Wala nangyari, nakakaramdam pa rin ako ng kakaiba, nakakakita pa rin. Pinagdaanan ko rin ang mga opinion ng doctors and psychiatrists. Ang sinabi sa akin is bipolar with schizopersonality and ADHD. Sabi nila sa akin, uminom ka ng gamot, 5 years, dinanas ko yun. Uminom ako ng gamot, anong nangyari, nangangati na yung buong katawan ko, nagiging numb. Minsan nagwawala na ako na parang baliw. Sa mall, bigla na lang ako matutumba. Yung mga nangyayari sa kanya, yung mga nangyayari na hindi sa pangkaraniwang tao, bigla na lang siyang babagsak, bigla na lang siyang mawawala sa sarili. Sa trabaho naman, naka-apekto to sa akin kasi hindi ako makatagal. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Lagi na lang akong may sakit. Ganon yung mga labels, baliw, pagka-ordinaryong tao, nakukulam. Sa kabila nito, nagkaroon ng liwanag ang buhay ni Zernan nang makilala niya ang babaeng mamahalin niya. So naiintindihan niya, tinanggap niya akong ganon. At dun sa mga struggles ko, pag nagwawala ako, minsan kasama siya, sinusundo niya ako. Ang naging problema kasi ay sa family din niya, paano ipapaliwanag yung situation ko. Si Zernan po, matagal ka na namin gusto makilala. O tara, kain na tayo! Tara. Okay. Yeah. O, magpakabusog ka ha. Opo. Tuto ko yan, paborito niya.